ang mga details na hindi ko talaga alam. Okay, so pakinggan lang at hindi pa resto, hindi ko talaga alam ang mga details na yun. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao. I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So and may convoy na pinalabas sa QOJC. Ang kinukwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Ah, basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa Tog 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinag-guide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So Ardy, ano pong masasabi ninyo, kasi all the while habang tayo kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga, at tama po yung sinasabi nyo, nandito si Apollo Quiboloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin. Natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Quiboloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po ang masasabi nyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, sa mga taga-KOGC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOGC sa kanilang kooperasyon. At may mga pagbabanghayan siguro, pagkakaintindihan, at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi tayo magkaaway ho. Hindi nyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa akin trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it our way. Hello, sir. Ayan po si General. Sir, salamat, sir. Yes, sir. At medyo wala pang rin na kaya. Yes, sir. Opo, sir. Opo, sir. Sinasabi niya na walang nakakita. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Even siya. Yes, sir. Ayan. Wala pa rin kayo ng mga ngayon. Pero for 16 days, nagkaroon ng magandang resulta itong kanilang naging operasyon. Okay, dalawang linggo kayong nag-ikot. Saan kaya nagtago si Quiboloy? Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, we do think yung mga kanon, ang mga details I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay, so ako ay nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa ibinigay niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? And then uulitin ko lang, sir. Kanina, sir, yung 1 p.m. na deployment ng napakaraming pulis. Ano sana yung plano ng PNP? Yun na yun. Whether he surrenders or not. Basta yun ang mga detalye natin. Sabihin ko na lang bukas. Okay. Pero may tumawag sa inyo. May na-congrats sa inyo. Marami mga boss namin. Mga kapuso, nakausap natin ang regional director ng Pro 11 na si Police Brigadier General Nicholas Torre III, at ngayon nga inagagalak din siya sa naging development na ilang linggong paghanap kay Pastor Apollo Quiboloy. Keep posted po, magbibigay pa po kami ng karagdagang updates po sa inyo.